Mabuhay po ulit sa ating mga kababayan, mga kamab, ha? Nakikita na naman yung pagmumukha po ng ating correspondents, si Mark of Manila, ha? Tingnan nga natin, Mark, anong latest chismis dyan, ha? So, ito po, good news para sa mga kababayan po natin dyan sa Naga. Okay? So, of course, alam naman po natin yung Naga sa Camarines Sur, yan po ang tinatawag na baluarte ng mga Robredo. Naging mayor dyan si dating Secretary Jesse Robredo. And hanggang ngayon, yung pong politika sa Naga is still very much influenced ng mga Robredo. Kung sino ang i-endorso ni Attorney Lenny dyan, kadalasan yun po ang nananalo at sila po ang nasusunod dyan sa Naga. At nung huling election nga, hindi naman sa nasusunod, no? Ang tawag doon, Mark, respeto ng tao, tiwala ng tao yun, oo. Hindi naman sa, kasi wala namang ano, hindi naman diktador yung pamilya na yan, eh. O, iba kasi yun, Mark, yung ang Robredo kasi, walang pambayad yan, walang pambili. Kaya makikita mo, pure respect yan, respeto. Pero ang mga politikong mga gahaman, Mark, yung mga talagang magnanakaw, talagang hindi mapapaalis sa pwesto yun kasi walang lalaban dyan. Dahil una, pati kalaban binibili, Mark. Ganon yung kalakaran sa politika. Pero ang Robredo, boses lang nila yung pinapakinggan ng tao. Yun yun, Mark. Nga, ay tinambakan ni Lenny Robredo si PBBM dyan po sa Naga. Okay? So, talagang ano nila yan, teritoryo nila yan. O ganun pa man, ito po, meron pong panibagong proyekto ang national government in partnership with the LGU of Mayor Legacion. Yan, makalini din yan si mayor na yan. Bakit, Mark, naman ano, parang utang na loob eh. Ang mga proyekto na yan, Mark, ng pabahay, ng pag-ibig, kahit sino presidente, Mark, tuloy-tuloy yan. Hindi yan masasabi mong dahil kay Marcos, inisip ni Marcos yan. Hindi, Mark, matagal na pinag-aaralan ng proyekto. Excuse me, ha? Nauubo ako sa'yo, Mark. Hayop ka. Talagang. Ang mga proyekto, mga kababayan, para po sa ating kaalaman, pinag-aaralan po yan. Bago po itatag dyan yung proyekto. Yung kay Bilyar nga lang, yung mapabahay niya eh. Ilang taon po yan bago po maitatag. Kasi po yung pag-aaral, mga pag-drainage system, lahat po yan. Taon po, apat na taon nga bago matuloy eh. Yan po ay long-term plan na, dekada ng plano yan kung tutuusin, ha, para po mabigyan ng disenteng pabahay itong ating mga kababayan. Wala nang magagawa kahit sinong presidente dyan kasi nailatag na yung plano at napirmahan na maging ng mga nakaraang mga administrasyon, Mark. So ang punto doon, i-confirm lang yan ng bagong administrasyon para wala silang sabit. Diba? Kasi hindi niya na pwedeng tanggihan yan dahil pag tinanggihan niya yan, mapapasama pangalan niya. This is a political move, Mark. Yun yung kailangan gawin ng kahit na sinong presidente, kahit hindi si Marcos. Naga Legacy Residences, okay? Kung saan po 6,000 plus na units ang ibibigay po sa mga kababayan po natin dyan sa Naga sa for a low price of between 3,000 to 6,000 lang po yung babayaran. Payable up to 30 years sa Pag-ibig Financing. So ito po ay collaboration nung pong tatlong ahensya na yan, nung City of Naga, Pag-ibig, at Department of Human Settlements and Urban Development, si Secretary Acusar. Okay? Ano, Mark, ngayon kung may Secretary Acusar, 'di ba? Hindi nga 'yan nila proyekto, Mark. Matagal na proyekto ng Pag-ibig 'yan at ng mga local government units, kahit si Isko nga eh, 'di ba? Nakapagpaganya may mga partnership na 'yan. Ngayon, siyempre, gagamitin nila propaganda, gagamitin yung propaganda. Ang gusto mo sabihin, dahil kay Marcos nung panahon ni Duterte, dahil kay Duterte. Ganyan po kasi, mga kababayan, nagiging propaganda na sa politika yung mga proyekto po na talagang ginagampanan naman at ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno na nakatakda para gawin yung ganitong klasing mga proyekto para sa ating mga kababayan, para sa ating mga Pilipino. So,
6,000 units para po dito sa Naga Legacy Residences. At malapit na din po ang groundbreaking nito. And who knows, baka sa groundbreaking, no less than President Bongbong Marcos pa ang mag-attend para po sa mga ceremony sa groundbreaking event. Dito pong napakagandang proyekto na ito. Kasama po ito sa pabahay project ni PBBM. So, of course, alam po natin yung pong kanyang target. Napakalaki yung kanyang target. 6 million na pabahay in 6 years. So, Mark, target niya lang yun sa sarili niya. Ilalaanin po natin mga kaibigan, hindi po ito libre ha. Oo, ito pong naisip na itong proyekto na ito, gumagana na yan, no? Pagpasok ni Duterte, alalahanin po ninyo itong pag-ibig at saka yung rural development housing na sinasabi nito. Pakasama po niya katuwang ang HLURB, may mga proyekto na po yan. Oo, kasi para po yan sa mga urban poor. Matagal na po itong ginagawa at ang mga presidente po na mga pumapalit, mga ribbon cutter lang yan mga yan. Huh? Ceremonial ownership ang ginagawa nila, pero ang totoo po, hindi po ito libre. Bibili nyo, mahuhulugan nyo sa pag-ibig monthly. Mga kababayan, may bayad po ito. Kaya wala po tayong utang na loob. Hindi po ito utang kay Marcos. Kasi bibilhin nga po, babayaran monthly, narinig nyo. Ngayon, inaangkin niya na pabahay ito ni PBBM. Mga kaibigan, ang tunay na pabahay para sa mga mahihirap ng isang gobyerno, pasalamatan mo kung gagawin niya libre yan. Ganun po yun. Katulad nung kita nyo nga, yung libreng pabahay noong panahon ni Aquino na hindi tinirahan ng mga tao kasi hindi tinuturn over ng maayos. Nung nagpalit ng administrasyon, ayaw na nilang asikasuhin yung pabahay na libre po. Libre po yung mga pabahay na yun. Pero ang ginawa nila, pinahirapan nila tao kung walang tubig, malayo sa walang ganito, walang kuryente. Talagang walang titira kasi nga nagpalit na wala na sinuinoy eh. Pero mga libreng pabahay po sana yun. Mga loko kasi itong mga ganitong mga politika sa Pilipinas. Yan, babayaran ngayon. Oh, that's 1 million per year. At marami po yan. Napakadami po yan. Kaya, syempre po, kailangan po bawat lugar ay makipagtulungan sa national government to achieve this goal. Of course, tulungan po yan. Hindi naman kaya ng isa lang. Kung national government lang, syempre mahihirap. Kailangan niya ng lupa, kailangan niya ng access, kailangan niya ng... Ganun din naman yung sa local government, kailangan niya ng pondo para mapatayo itong mga housing na to, itong mga buildings na to. So talagang kailangan po magtulungan. And it goes to show po, yung pong pinangako ni PBBM na unity, na it doesn't matter kahit hindi nyo ako binoto, kahit hindi tayo magkapartido, hindi tayo magkaalyansa nung huling eleksyon, kahit nga nag-aaway pa tayo nung huling eleksyon. Diba? Ito pong Naga, kasi ito ang pinaka... Oh, propaganda. Yan yung pinakasentro ng gagawin niya propaganda. Pero kung tutuusin mga kababayan, napakarami pa pong mga lugar nga, no, na pwede niya patayuan. Pero siyempre, magpapapoto op siya dyan para sabihin po na hindi, meron tayong ano dito, proyekto kahit kalaban. Pero kung tutuusin mga kababayan, marami pong lugar pa sa Pilipinas mga kababayan ang nangangailangan. Pero ayaw ni Marcos doon magpapoto ops basta-basta. Gusto niya yung may mga landmark statement siya na, ito Bulacan, hindi ko to ano, hindi niyo ako binoto. Ito, hindi ganyan. Pero tingnan mo mga kababayan ha, sa lugar nyo ba, tanungin nyo nga sarili nyo, may ganyan mapabahay si Marcos? Ikaw, kung makakapanood ka nito, i-share mo nga, sabihin mo nga dyan sa mga kabarangay mo, kababayan mo. Ito, propaganda na naman ni Marcos, nagpa-picture kunyari sa Naga. Tanungin mo sarili nyo, tanungin mo mga kapitbahay nyo, sana all. Simbolismo po nung ito yung pinaka teritoryo talaga This is Lenny country Kita mo yung diin may diin dito teritoryo talaga This is Lenny country 'di ba may diin 'di ba propaganda po ito propaganda black propaganda kay Lenny propaganda kay Mark Roxo Ito yung pinaka pink sa mga pink okay ito pong Naga and hindi po ito
hindi porket hindi niya kaalyado at hindi siya binoto nung huling election ay pababayaan na lang po ng administration. And this is a good thing. This shows po na talagang ano, na talagang inclusive yung pong growth at hindi lang po para lang sa isang grupo o sa isang area na kung saan malakas po yung pangulo. So excited na ako para dito sa Naga Legacy Residences. Excited ka na diyan ha, pero wala ka namang excited ka lang para kay Marcos, para ipabanguhin ang pangalan ni Marcos. Mga kaibigan ha, sarili nga niyang kababayan ni Marcos, mga Ilocano ha, asang-asa solid north. Tingnan mo mga Ilocano, mga kababayan, ayun, nagpupunta sa ibang lugar. Hanggang ngayon ha, Marcos, Manotok, nandun sa Ilocos, sila na may hawak ng Ilocos. Tingnan mo yung mga Ilocano, pumupunta ng Maynila, pumupunta ng Baguio, pumupunta ng ibang bansa para mangamuhan, pumunta ng Cebu para makisakan ng lupa. Huwag kang sinungaling, Mark. Tingnan nyo, mga Ilocano, tingnan nyo to, ha? Oh, wish kayo dyan. Tingnan nyo, mga Ilocano, kung anong propaganda ginagawa ng kakababayan nyo si Marcos. So hopefully po ay magawa ito kaagad para po 6,000 families ang magbabago po ang buhay dahil magkakaroon sila ng pabahay na mura at matatawag nilang sa kanila. Ah, isipin mo ha, pabahay na mura. Mga kaibigan ha, babayaran po ninyo, bibilin po natin yan, natural na pupunduan ng gobyerno yan. Kaninong pondo ba yon? Kay Marcos ba yon? Sa Taliano Gold ba yon? Sa Last Will and Testament ba galing yon? Yung pondo po na ipapaluwal ng pag-ibig dyan, mga kaibigan, ay galing po sa buwis ng bayan. Pera din natin yon. Kung tutusin, libre dapat yan. Pero anong ginagawa, mga kababayan? Ginigisa tayo sa sariling mantika. Ayan ngayon, ha? Yung pera natin, nagbabayad tayo ng buwis. Pagkatapos, mga kababayan, tatayo sila ng bahay, bibilin ulit natin yon. Tapos ngayon, sasabihin, may malasakit sa inyo si Bongbong Marcos kahit na hindi nyo siya binoto. Propaganda, mga kaibigan. Yan po yung tinatawag na ginisa sa sariling mantika. Yan po, ito po, ganitong-ganitong ginagawa nito mga propagandista ni Marcos, mga kaibigan. So, yun po ang very important po dyan. Aside from dito sa Naga, nakita ko din sa Iloilo. Meron din silang uswag na housing doon. Ang dami, mas marami doon sa Iloilo. Yung kanilang housing, and that's another area na kung saan malakas si Lenny nung huling eleksyon. Oo, kaya nga pinipili talaga 'yan. Oo, pinipili talaga 'yan para mauto, mabola tao kasi nga bulok na eh. Nangangamoy na, umaalingasaw na. Ang punto kasi kailangan kuberan mo ng Band-Aid dito. Ang mahal ng bilihin, mataas ang presyo ng mga ganito, naghihirap ang mga tao. Umaangal na yung mga tao. Ngayon kuberan mo yan, no? Ano panahon ngayon ni Bongbong Marcos? Oh, hindi na windmill ngayon yung priority. Hindi na bataan nuclear power plant. Kita nyo, nalimutan na yung 20 pesos na kilo ng bigas, mga kaibigan. Murang bilhin, golden age, nalimutan na. Ngayon, yung mga pabahay na nag-i-exist na, aangkinin natin yan. At sasabihin natin na yung pabahay ni Noynoy Aquino, panahon pa ni Noynoy pinapanukala yan dyan sa Naga at saka sa Iloilo, kay Marcos na ngayon yan. Di ba? Kasi nga, groundbreaking na eh, gagawin na eh. Yan yung area ni dating Senador Franklin Drilon. So talagang ano yan? Kita nyo, may diin ha, may diin. Area ni Franklin Drilon, ha, di ba? May diin po. Makikita ninyo, dinidiin niya talaga na, ito mga lugar na ito, kalaban ito, lumiligaw kasi ito sa mga partido, ika nga, sa mga supporters ng Pink Lawan, kasi nga, bababuyin sila ng Marcos. Yan ang maganda dyan. Kaya ang akin na naman dito, okay na lang din naman, wala na akong magagawa niya kasi demonyo din yung kapalit eh. Di ba? Wala na kami magagawa, pero bottom line mga kaibigan, huwag tayo magpauto kasi inuto na kayo eh. Yung mga nagbumoto dito at mga nagpaloko, naloko na kayo noong nakarang eleksyon. Ngayon, tapos na eleksyon, nagngangampanya pa rin. Kampanya po tawag dyan. Pangangampanya, hindi po public service yan. Kasi una, bibilin mo nga yung bahay, galing sa sarili mong buwis eh. Diba? Tapos ngayon, pababanguhin pangalan. Bakit libre ba? Magpasalamat ka kung libre mga kaibigan, pero hindi, bibilin mo eh. Huhulugan mo, may tubo ang gobyerno galing sa sarili mong buwis, mga kaibigan. Talagang naging pink din yan nung huling eleksyon, no? Ganun pa man. Kita nyo, kampanya, mga kaibigan, ha? Simpleng pangangampanya, itong mga ganitong klaseng mga dali, mga diskarte ni Paretes.
Matindi to si Parites ano eh, Mark of Manila eh. Di ba, Mark of Manila? BBM, he understands yung importansya ng Iloilo, he understands yung importansya ng Naga for growth doon sa kanilang mga riyon. So, yung pong pabahay ay meron din dyan, meron din pong nakalaan na marami dyan po sa may Iloilo at sa Panay area. So, yan po, hopefully po, ano eh, we can bridge towards each other para po ano, we can be rivals during elections, pero at the end of the day, after po ng election, tayo po lahat ay Pilipino at kailangan nagtutulungan tayo para po umasenso yung ating bansa. So ayun guys, yun po ang latest po. Kita nyo ha, ang sarap pakinggan, di ba? Tayo nga naman ay Pilipino, tayo ay magbayad ng buwis para may pangpropaganda si Bongbong Marcos sa bawat election. Yung mga pamilya niya, mga pamilya nila, grupo hanay nila, may pampropaganda. Oo. 'Di ba? Ginisa ka sa sarili mo mantika sa paniniwala na marami nagagawa si Marcos na hindi naman niya naisip. Nag-i-exist na 'yang mga 'yan bago pa siya po dumating sa pwesto. Pag si Duterte nga, sabi niya kanya. Ang ganito, pagdating ni Marcos, kanya din mga kaibigan, pero totoo, buwis ng bayan 'yan. At kudos po dun sa mga nasa Pag-ibig, ha, yung mga nagtrabaho po sa Pag-ibig, lalo na yung mga nauna dyan. Ha? Salamat po sa inyo at hindi nyo pinabayaan itong ganitong klaseng mga proyekto na hindi naman talaga nagagawa ng presidente. Kung tutuusin, ang pasasalamatan na ng mga nakaupo dyan, yung pag-appoint sa kanila, ha? Para magamit sila na taga-seremonya, di ba? Yung, bawa, tatawagin na presidente, o boss, may mga proyekto dito, ikaw, halika dito. Ikaw mag-ceremony sa amin, oo, mga kaibigan. O, salamat din sa mga local government unit na nakikipagtulungan dyan. Hindi po kay Marcos ito, tandaan po ninyo. Pera po ito ng taong bayan, mga kababayan, ha. Pera po natin ito at wala tayong dapat na ikautang na loob dito po kay Marcos Jr. So ano po masasabi niyo dyan? Salamat po sa pagko-comment na may respeto sa ating comment section. Salamat sa pagda-like nitong video. And of course, salamat po sa pagsasubscribe sa ating YouTube channel. Kung gusto nyo pong makapanood ng ganitong klaseng mga topic sa susunod, ganitong klaseng mga content, subscribe now ha, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po mga kaibigan, mga kababayan, mga kamab. Bye for now, paalam!